Good morning. Ngayon ay araw ng Huwebes, no? It's Monday, Thursday. Time check is 5:30 in the morning, guys, no? At nandito tayo sa tabing dagat, no? Tabing dagat dito sa may harapan ng bahay nila, Kabistak. Naka-live ako kanina, kaya lang maya-maya reconnecting naman, no? So, since low tide, samahan nyo ako mag ikot-ikot dito sa ano, sa dagat. Tulog pa si founder. So hindi ko siya kasama. Ako lang mag-isa dito, guys, no. Wait lang, iihi lang ako. Ayan, makikita nyo, guys, no. Oh, low tide. Ayan, no. So mamaya libutin natin kasi may mga tao dito na nag hindi ko alam kung anong mga ginagawa nila, no? Anyway, simulan natin dito. So, tara guys, tara. Ayan guys, no? Kahapon, nung ako'y naghahanap ng mabibilan ng sigarilyo, guys, no? Sa may tabing kalsada, may mga nag-cook, yan yung ganyan. Lumot daw yan, lumot, guys. And then, binibilad nila sa araw. Pero hindi ko naman natanong kung anong gagawin nila doon. Ngayon, naitanong ko kay Kabistak yun kung bakit nila binibilad yung lumot. Lumot ng ano yan eh. Yan, maputik, guys. No? Maputik tong aking dinadaanan. Pero hindi naman ganun kalambutan. Kahapon, guys, nung pumunta ako dito, ang tubig hanggang dyan, hanggang dun sa may bato na yun. Pero ngayon, isipin nyo, andun siya sa malayo. Ibig sabihin talagang low tide, no? Pero may mga gising ng mga taga rito. At meron silang mga ginagawa dito, guys. So, lalo na yung mga babae. Yung puntahan natin, no? Puntahan natin kung anong ginagawa nila. Oh! Ayan. Wait lang, guys, ha? At tinatantya ko yung inaapakan ko dahil may portion na gaya nito, no? Malambot. Malambot siya, so baka mamaya lumubog ako. Pero itong portion na to matigas. Ano, matigas niya pag inapakan. Puntahan natin yun yung mga babae na yun, no? Babae, sino ba yun? Ouch! Yan. Yung sa pinuntahan namin beach kahapon, guys, ang ganda. Sinong mga nakapanood sa live ko kahapon? Ay, may mga starfish, guys, oh. Ito, oh. Ito, oh. Ayan, guys, starfish. Tingnan natin. Ay, 7, 8, 9, guys. Bakit gano'n nakakatusok? Yan. Mga starfish, guys, ano? Hinahamakan ko. Meron siya nakakatusok na party, no? Ayan. Kung makikita nyo, guys, no? May mga starfish. Ayan. Ayaw kong hawakan. So, may mga makikita nyo. Ayan. Siguro galing yan, no? Pag high tide, siguro, no? Pag high tide, ang daming starfish, guys, no? Ayan, sunod-sunod. Ayan. No? Ayan. Nakabaon sila sa lupa. Ito, guys, oh. Ayan, oh. May iba-ibang nasa starfish. Ayan, oh.
no? Pag ito'y binuksan natin, no? Takot ako. Sandali nga, wala ako panundot. Sundutin natin, guys, no? Ta-ta-ta-ta. Sundutin natin. Yan siya. Sundutin natin. Takot! Ayan, pero gumagalaw siya, guys, no? Gumagalaw yung starfish. Ayan, ayan, no? Ayan, guys, ang starfish, no? Ayaw ko, ako na. Ayan, no? Ayan, pag binaliktad mo, guys, no, ganyan. Ayan. Ayan, buhay pa talaga na gumagalaw. Huh? Bala ka dyan. Sus, ginoo daw. Sus, ginoo. So, parang sarap pakipagkwentuhan dito sa mga taga rito, no? Kung alam mo yung salita. Parang kahapon, bumili ako ng sigarilyo, guys. So, hindi kami magkaintindihan ng tindera. Babae, siguro talagang ano siya. Hindi siya marunong mag-Tagalog. So, gusto ko mang sabihin, gusto ko mang sagutin yung sinasabi niya. Hindi naman niya ako masagot. Gusto niyo rin siguro akong sagutin ng Tagalog. Hindi rin siya marunong mag-Tagalog. So, nagkaintindihan kami. Alam mo niyo, ginawa ako, sinulat ko. Oo. So, may mga tao talaga na hindi rin sila ganong katatas mag-Tagalog. Dahil hindi nila maintindihan yung simpleng Tagalog ko. Kasi natin kung anong ginagawa nitong mga andito. Ah! Okay. Ito, guys, yung nangunguha ng lumot. Ayan, yung mga lumot na yan. Sila yung ayan. Guys, no? Ganda ng dagat. Tapos, ito. Kagandahan dito, guys, ang dagat, no? Pag high tide, hindi siya mabato. Mm-mm. Hindi siya mabato, guys. Ayan, ayan. Medyo malayo sila. Medyo malayo sila. Medyo malayo. Yun. Yung kinakabistak, guys, dyan sa lugar na yan. Pero meron dito na katulis pa din pangat. Ayan, guys, oh. Ang hito na. Oh, sila ng lumot. Araw-araw, may lumot siguro dito, no? Yes, yan. So, wala pa ang sikat ng haring araw, no? Nanay! Anong ginagawa niyo po? Ah... Ano po yan, lumot? Ano pong gagawin niyo sa lumot? Anong ginagawa po sa lumot? Ibibilad. Tapos, anong gagawin po dyan? Ano yung binibenta niyo, Nay? Magkano naman po dyan ang bentahan? 6 pesos. 1 kilo. Ano pong ginagawa ba dyan sa lumot? Mangina. Sa Cebu? Ah, sa Cebu niyo dinadala. Ito, guys, yung lumot. Oh, may ito, lumot to, guys, no? So, ito, ibibilad nila. And then, ibibenta nila ng
6 pesos per kilo. So di magaan lang to. No, magaan lang, to pag ano. Yan ako ang paminay ng buwad ba? Saan po ba ginagamit yan? May paggawa ng tsinelas ba or what? Parang ganun yata. So parang ginagamit ito guys na yan. Yan ang kanilang. Ito syempre pag ito ay hinango mo dito sa tubig, mabigat. Pero pag ito binilad nila guys, no? So magaan na lang to. Lumot. Ito yung lumot ng dagat. Ngayon ko lang nalaman na may lumot pala sa dagat. Ayan. Anong pangalan mo, Nay? Ia-upload ko po ito sa YouTube channel ko. Oo. Kaya makikita na kayo sa buong mundo. Ay, ayaw lang, sir. Ayaw, sir, maaw ka. Artista ka na, Nay. Oo. Baka maano ka, ma-discover ka dito sa ginagawa nyo na yan, no? So yan guys, dalawa silang nandito. Ayaw, sir. Ha? Ayaw. Ayaw mo? Ayaw, sir. Bakit? Oh, baka doon madiscover si nanay. Madiscover si ate. Ito guys. Ito, puntahan natin tong isa pa. Ito guys yung mga kinukuha nila. Oh, yan. So yung, ito yung kanilang pinagkakakitaan. At ito ay lumot. Lumot, tinatawag na lumot guys. Ayan. Ito naman ay I don't know kung ano yung tawag nila dito, no? Guys, parang ano siya. No? Buhay siya. Hindi siya yung hindi ko alam kung anong tawag dito, guys. Oh. Ito yung lumot guys, no? Pero pag natuyo to, as in manipis na manipis siya, tingnan nyo. Ayan guys yung pangunahing pinagkakakitaan nila dito. Okay? Araw-araw na ginagawa nyo yan? Oo. Magkano naman na pagbibintahan nyo sa isang araw? Nakakailang kilo kayo yung ginagawa niyong ganyan? Sa amon, 500 daw, nakahalin na kami. 800? Sa 5 araw. 800? My God. Napakamura pala ng ganyan. Nanay, ano namang ibig sabihin nito? Ano itong mga dahon na to? Wala to? Mga lusay na wala. Lusay daw. Lusay. Akin nga magiging pangwa mo nito ang lumot. Ayan. Sa isang araw, hindi kayo nagbibenta? Hindi. Iipunin nyo pa. Ganun guys, ang kalakaran dito. Sa 5 araw, 800 ang kinikita nila. Ilang kayo maghahati? Dalawa. So, tig 400 sila. Anak mo yon, Nay? Anak mo yan. So, 800 pesos dalawa sila maghahati for 5 days. So, ganyan kahirap ang buhay dito, guys, no? Diyan lang kami nakatira, oh. Bakasyon lang dito. Yun dito. Yung malaking bahay. Diyan. Punta ka dyan mamaya na ibigyan kitang pera. Kasi in-interview kita eh. Hanapin nyo si June. Oo, pa-share ka mamaya. Oo, mamaya lalabas din ako. Dito naman tayo guys sa mga iba pa na hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Alam ko ganun din ang ginagawa nila guys, no? Nangunguha sila ng mga lumot. Ito guys ang kanilang pangunahing pinagkakakitaan dito. Medyo malayo yung ano, distansya. No? Oo. Ayan. Medyo malalim ang tubig guys, no?
Ayoko naman magpaa. Sali guys, nakatsinelas. Ayoko naman magpaa kasi tawag dito. May part din na mabato. Ayan, ayan. Lakad-lakad lang tayo guys to. Lakad-lakad. At yan nga guys no. Na-interview natin yung nanay. Mag-ina yung nangunguha ng lumot na yun. Lumot. Ito yung kanilang araw-araw na ginagawa. Araw-araw na ginagawa nila yung manguha ng lumot guys no. And then pagkakuha nila dito sa dagat, ibibilad naman nila. So ang gagawin nila, iipunin nila for 5 days and then ibibenta nila. Ibibenta nila sa may Cebu. Okay. So ang sabi nga ni nanay kanina no, nalimutan ko na yung pangalan guys no. Makabenta sila 800 pesos for 5 days tapos paghatian nilang mag-ina. Okay? So ganun ang kanilang ginagawa araw-araw para magkaroon sila ng pera. Bukod dun kay nanay, sa kayong anak niya guys, no? Meron pa rin dito. Ayan, no? Marami sila. Ayun, ayun, nandun. Nandun, no? Meron pa rin mag-asawa, no? Mag-ina, mag-ina din, no? At yun din ang ginagawa nila, guys. Manguha ng lumot. So pakita natin guys ang kanilang pinagka. Araw-araw hindi nawawala ng lumot. Araw-araw yata may lumot. Kasi ang lumot yan, parang damo din niya na umuusbong ba. Hindi nawawalan. So wala naman akong ibang maipakita pa sa inyo. Doon sa medyo malayo na yun, no? May babaeng lalaki. Mahabang buhok eh. Pero hindi ko ma-recognize. Lalaot siguro pero bangka lang yung gamit niya. Bangka lang yung gamit niya. At siguro manguli ng isda. No, siya lang mag-isa. May mga lalaki din doon na nangunguha ng mga lumot, no. Yun guys, ayan. Ayan, ayun oh. Kita niyo. Ayan. Doon, oh. Sabay ng turo. Ayun oh. Kita niyo medyo malayo pa guys, no. Hindi ko na siguro puntahan. At anyway, maraming salamat guys sa panonood nyo, no? Para at least sa isang kwento ng pamumuhay, klase ng pamumuhay dito sa Bantayan Island, no? Ang isa sa mga ikinabubuhay ng mga ilan sa mga mahihirap na pamilya dito sa Bantayan Island. So maraming salamat guys at ito ang pangatlong araw na dito. Today is Holy Thursday, Maundy Thursday at gaya na lang kagawian natin mga Kristiyano, no? Galing pa rin natin mangilim sa araw ng mahal na araw. Maraming salamat guys at sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, don't forget to subscribe my channel, June Dulay Muna channel guys. At huwag na rin pong kalilimutang i-click ang notification bell para sa mga susunod ko pang uploads ay ma-notify kayo. Thank you so much and God bless kapamilya. Bye-bye!